Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at ang mga Pariseo. At pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin ni Jesus. Sumayin niyo po ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At muli, sana nga po ay magsilbing gabay ito para sa ating lahat sa ating muling pagharap sa panibagong hamon ng buhay ngayong araw. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Aida Gonzalez. Isang oras tayong magkakasama, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Pero bago po ang tuloy-tuloy nating balitaan at kwentuhan, narito muna ang mga tampok na balita na dapat niyong abangan. Sa ating mga headlines ngayong araw ng Lunes, September 5, 2016. Mga persons of interest sa pambubomba sa Davao, hindi pa naaaresto ng mga otoridad. Publiko, pinayuhang manatiling mapagmatyag sa kasagsagan ng state of lawlessness sa bansa. Japan at China, suportado ang laban ng Pilipinas kontra terorismo. Paglalabas ng travel advisories ng ilang bansa sa mga bibisita sa Pilipinas, normal lang ayon sa palasyo. Executive Secretary Salvador Medialdea in charge muna sa pamahalaan habang nasa foreign trip si Pangulong Rodrigo Duterte. Senator Alan Peter Cayetano kasama sa delegasyon ng Pilipinas sa ASEAN Summit. China pinagpapaliwanag ng Pilipinas dahil sa karagdagang presensya ng kanilang mga barko sa Scarborough Shoal. Mga napatay sa anti-illegal drugs operations ng PNP, pumalo na sa mahigit 1,000. Sa Balitang Metro, mas pinaagang operations hours ng LRT1 sisimulan ngayong araw. Sa Balitang Probinsya, 4 na magsasaka patay sa pamaril habang nagtatanim sa loob ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija. Sa ibayong dagat, United Arab Emirates niluwagan ang pagkakaloob ng visa sa mga Chinese na turista. Sa palakasan, Philippine Asgals makakalaban ang North Korea sa isang friendly match sa Oktubre. Sa balitang showbiz, Marian Rivera aminadong naiipit sa away ni na Ai de las Alas at Chris Aquino. Sa kalakalan, rollback sa produktong petrolyo na kaambang ipatupad ngayong Linggo. At sa ating balitang pangkalusugan, antabayanan po ang mga alternatibong pamaraan atin pong itinatampok para sa pagpapalakas ng inyong resistensya at nang sa gayon po ay tuluyang kayong makaiwas sa anumang diferensya. Yan po at ang iba pang mga tampok na balita, antabayanan po sa kabuuan ng ating programang Aida G. Daily with Aida Gonzalez. Good morning! Wake up! 6 na minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. 111 days na lamang at Pasko na. O, yan, pinakinig ko na po sa inyo ang isang Christmas song sa panimula pa lamang ng ating programa. Eh, alam nyo naman talaga dito sa Pilipinas, tayo nga daw po ang bansang napakahabang mag-celebrate or maghanda ng Christmas season. Eh, di ba mas maganda yun para ang lahat? Alam nyo naman kasi, aminin man natin or hindi, kapag Christmas season, medyo bumabait ang mga tao talaga eh.
at least kahit pa paano, ay medyo bumabait. Parang alam nila pag Christmas season na eh, parang nandun talaga yung tawag dito, yung idea. Although dapat talaga naman, sabi nga nila, dapat palaging andyan ang spirit ng Pasko, di ba? Magbibigayan, magmamahalan. Kaya lang, syempre, aminin man po natin or hindi, talagang hindi naman po yun nangyayari sa totoong buhay. Pero mabuti na lamang kahit papaano itong mahaba natin pagse-celebrate ng Christmas season, eh kahit papaano 'yun i-implement natin or naipapadama natin yung diwa ng Pasko. Oh yan, simulan niyo na pong mag-ipon ha ng mga gagastos inyo sa Christmas season. Pero medyo masama ang aking boses. Pasensya na po kayo. Anyway, ibabawasan ko lang kadaldalan ko. Dahil medyo masama ang aking boses. Anyway, sa lahat po ng mga kagigising pa lamang, kumusta po kayo? Sana'y maganda ang simula ng inyong araw. Sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay na patuloy na nadadagdagan, sana po ay tuloy-tuloy ang inyong pagdami. Huwag po kayong magsasawa na makinig sa akin sa tuwing umaga, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Yaan nyo, gagawa tayo ng fans club. Ang presidente, Danny Reyes, bumibiyahe ka na. Ito, very much loyal sa akin to. Hindi, mas matagal na kami nagkasama nitong si Danny Reyes nung nasa ABS-CBN pa lang ako at sa iba pang mga network. Ito eh, masugid kong taga-hanga. Hindi, joke lang. Danny Reyes, ingat ka sa iyong biyahe. At sa lahat po ng mga sasabak na muli ngayon sa panibagong simula ng working week, sana po ay nakapagpahinga kayong lahat at meron na uling sapat na resistensya na gagamitin niyo po o gugugulin ngayong linggong ito. Bagamat hindi kagandahan ang ating naging weekend dahil sabi nga ng Philippine Daily Inquirer nung sa kanilang banner headline ay Bloody Friday. At unfortunately, hindi pa po nahuhuli ng mga otoridad ang talagang mga suspect dun po sa pambobomba. Anyway, at yun po ha, may bago na naman tayong Santa, si Mother Teresa. Isa na po siyang ganap na Santa sa ngayon. Kahapon po siya kinanonize dyan sa Vatican. Anyway, 10 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Mag-traffic update na po tayo. Wala pong problema sa SLEX. Ganon din daw po sa NLEX at maging dito sa loob ng Metro Manila. Pero bibigyan ko na lamang po kayo ng isang balita na ipatutupad po ngayong araw dito sa kahabaan ng EDSA. Ito, isa sa mga planong or inaasahan ng mga otoridad na kahit papaano ay magpapagaon ng bahagya sa daloy ng traffic. Ito po ang sinasabing balita, ipatutupad na ng Interagency Council for Traffic o IACT ang mga pagbabago sa traffic scheme sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA simula po mamayang alas 5 ng umaga. O yan, so halos sa 50 minuto na lamang po at ipatutupad na yan. Ang IACT ay binubuo po ng Philippine National Highway Patrol Group o PNPHPG, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Transportation Office o LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, at iba pang force multipliers. Sa advisory po ng IACT, ang pagbabago sa traffic scheme sa EDSA ay ang mga sumusunod. Ito po. Tutok kayo na mabuti sa radyo. Ito raw po ha, pagsasara ng U-turn slots sa southbound malapit sa Trinoma matapos ang West Avenue patungong SM City northbound. Pagtanggal ng counterflow sa Rockwell Flyover mula Rockwell tungo sa EDSA. At sa northbound EDSA, one-way na lamang mula sa EDSA. Ano? North Road EDSA. One-way na lamang mula sa EDSA. Umapela naman ang IACT sa mga motorista, lalo na po ang mga maaapektuhan ng pagbabago sa traffic scheme na unawain at sumunod na lamang dahil kasama ito sa plano
para maresolba ang malalang trapiko sa EDSA. Ida G. Ida G. Daily. O yun po, mamaya kung hindi nyo po masyadong napakinggan or naintindihan dahil medyo mumukat-mukat pa kayo, pag meron pa po tayong time, uulitin po natin yon. Pero huwag nyo pong aasahan na yun na po ang talaga magpapaluwag sa traffic ng EDSA. Isa lamang po yun. Kaya lang, kailangan pong magsimula eh. Kahit maliit pa lang na measure yan, eh saan ba po nagsisimula ang malaki, di ba, sa maliit? So, let's think positive na magkakaroon talaga ng solusyon dyan po sa problema sa EDSA. Huwag kayong masyadong nega kasi alam niyo po pag masyadong negative, yung kunyari meron lang kayong marinig na opinion tapos ang reaction niyo ay negative, naku po, yun po ang pagiging negative. Yan po ay isa sa mga causes ng sakit ng inyong katawan. Kaya dito sa ating programang Ida G Daily, hinahikayat po natin ang lahat na paggising niyo pa lamang po sa umaga dapat positibo na ang inyong pananaw sa buhay kahit sandamakmak po ang inyong problema ang kinakaharap. Sigurado po ako may solusyon dyan. Maniwala po kayo sa akin. Samantala, narito naman ang ating weather update. 14 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Sa atin pong weather update, bagamat wala pa po yung latest talaga na weather system na iiral today dahil sabi nga po ng PAGASA ay meron mamayang 5 o'clock pa nila informal na ilalabas. Pero batay po sa naunang statement ng PAGASA, isa pong low pressure area ang binabantayan ngayon ng PAGASA malapit sa probinsya ng Batanes. Batay po sa latest weather advisory ng PAGASA, namataan ang LPA sa 465 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Patuloy naman na makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mahuulap na papawirin ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes at Babuyan Group of Islands, bunsod ng habagat. Ang natitira pong bahagi ng bansa kabilang na ang Metro Manila ay makakaranas din ng maulap na papawirin na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms. Sinabi rin po ng PAGASA na ang mga baybayin sa Luzon ay magiging maalon dahil sa katamtaman hanggang sa malakas na hangin na nagmumula sa timog kanlurang bahagi ng bansa. Ida G. Ida G. Daily. Labing anim na minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. At ngayon sa detalye po ng ating mga balita. Pero bago yan, ito muna po ang panimula nating impormasyon para sa ating kalusugan. Ano po ba ang mga benepisyong maidudulot sa ating katawan kung kayo po ay kakain ng mangosteen? Ito po. Kilala ang mangosteen bilang isang prutas na nakakatulong laban sa mga sakit na diarrhea, UTI, gonorrhea, tuberculosis, menstrual disorders, cancer, osteoarthritis at mga intestinal infection. Bukod pa dyan, magagamit din ito para sa weight loss, ulcer, nakakatulong ito para maiwasan ang mataas na blood pressure, magkaroon ng brain diseases at kidney stones. Maganda rin itong tulong kontra depression. Ang Ocean Fresh ay may mga produktong gawa sa mangosteen tulad ng mangosteen pulveron at mangosteen powder na makakatulong sa ating kalusugan. Good morning! Wake up! At ngayon sa detalye po ng mga balita,
Tinutuntunan ng Philippine National Police ang tatlong persons of interest na posibleng may kaugnayan sa pambobomba sa Rojas Market sa Davao City noong Biyernes na ikinasawi ng 14 na tao at ikinasugat ng marami. Ayon kay PNP Director General Ronald Bato de la Rosa, kabilang sa tatlong persons of interest ay isang medium-built na lalaki na nasa edad 40 at dalawang babae na maaring nag-iwan o nagpasabog ng improvised explosive device o IED. Batayan niya sa mga nakasaksi, ang naturang lalaki ay mabilis na umalis mula sa massage section ng night market. Ilang segundo matapos magganap ang malakas na pagsabog. Pero bukod sa impormasyon na ito, sinabi ni De La Rosa na hindi muna siya maglalabas ng iba pang mga detalye, lalo't hindi siya tiyak kung nasa Davao City pa ang tatlong persons of interest. Nagsasagawa na rin umano ang pulisya ng cross-matching ng naturang tatlong tao sa gallery ng mga terorista. Ito'y dahil na-discovery na ang IED na ginamit sa Davao City bombing ay kahalintulad. Sa signature IED ni Abdul Manap Mentang, ang suspect sa Valentine's Day bombing sa Davao City Ecolan Terminal noong 2005. Sinabi ni De La Rosa na dahil sa at-large pa rin si Mentang, may posibilidad na sangkot siya sa night market blast. Sa ngayon, mayroon na anyang 8 testigo ang mga pulis na makatutulong sa ongoing investigation. Samantala, matapos po ang madugong pagpapasabog sa Davao City, pinayuhan ng Malacanang ang mga Pilipino na huwag matakot pero manatiling listo o alerto. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, dapat lang na ipagpatuloy na publiko ang kanilang buhay habang tumutulong sa otoridad sa pamamagitan ng pagsusumbong ng mga kahina-hinalang aktibidad. Anya pa, ngayong walang mukha ang kaaway, ang pinakamagandang gawin ay magkaisa ang pamahalaan at ang mga mamamayan. Ang laban anya sa mga terorista ay laban din ng buong bansa. Dagdag pa ng kalihim, ang mga terorismo ay nangyayari sa mga hindi inaasahang pagkakataon, kaya kailangan lang na mag-ingat. Nang tanungin naman si Andanar kung may kinalaman ang pagpapasabog sa Davao sa kampanya ni Pangulong Duterte laban sa illegal na droga, sinabi niyang hindi naman maipagkakailang may mga kaaway na drug lords ang Pangulo na may sapat na pondo. Bagaman laging kasama ang mga drug lords sa mga hinihinalang suspect, sa pagkakataong ito naniniwala daw ang Pangulong Duterte na mas malaki ang posibilidad na terorista talaga ang nasa likod nito. Sa huli, nanawagan si Andanar sa publiko na huwag matakot at itigil ang pamumuhay ng maayos at dahil kung ganito ang mangyayari, iisipin ng mga terorista na sila na ang nanalo. Ida G. Ida G. Daily. Samantala, sa iba pang balita, nag-issue na rin ang Estados Unidos ng Amerika at United Kingdom ng travel warnings sa kanilang nationals na bibisita at bibisita pa lamang sa Pilipinas o bisita na sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ng state of lawlessness dahil sa pambobomba sa Rojas Market sa Davao City noong Biyernes. Sa abiso ng Foreign and Commonwealth o FCO, pinapayuhan ang UK National na iwasang magbiyahe sa bahagi ng Mindanao maging sa Sulu dahil sa patuloy na mga aktibidad ng mga terorista at bakbakan sa pagitan ng militar at insurgent groups. Dagdag pa ng FCO, kung pupwede ay kanselihin muna ng kanilang mga mamamayan ang lahat ng biyahe sa iba pang lugar sa Mindanao. Sa travel warning naman ng United States Embassy sa Pilipinas, pansamantalang pinasususpinde
ang lahat ng official travel sa Mindanao. Bagamat walang impormasyon kung may banta sa mga US citizens o interest sa Pilipinas, hinimok ng Amerika ang kanilang mga kababayan, mga bisita o residente na sa bansa na manatiling vigilante at magkaroon ng personal security measures. Sinabi ng Amerika na patuloy silang nakamonitor sa mga nagaganap sa Pilipinas at maglalabas ng additional messages kung kinakailangan. Nauna nang naglabas ng travel warning ang Australia makalipas ang Davao Blast na ikinamatay ng 14 na individual at ikinasugat ng mahigit 70. It's still more fun here in the Philippines. Yan po naman ang pahayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar bunsod ng sunod-sunod na pag-i-issue ng travel warning ng iba't ibang bansa. Dahil nga po sa naganap na pambobomba sa Davao City na ikinasawi ng 14 na katao. Ayon kay Andanar, normal lamang sa ibang bansa na magpalabas ng travel advisory dahil responsibilidad nila ito sa kanikanilang mga mamamayan. Pagtitiyak ni Andanar, naka-alerto pa rin ang AFP at PNP at patuloy ang buhay sa Pilipinas, lalo na sa Davao City. Nangyari rin anya ang pag-atake sa iisang lugar, pero ang Pilipinas ay may libu-libong isla kung saan maaaring mamili ang mga dayuhan at lokal na bibisitahin at kung saan sila mag-e-enjoy. Pagtitiyak pa ni Andanar, lalo na sa mga turista, ligtas sila dito sa bansa. Matatanda ang nag-issue na nga po na magkakahiwalay na travel warnings ang Amerika, United Kingdom, Australia, Canada at Singapore, bagamat walang direktang banta sa kani-kanilang mga national. Kaisa na rin ng Pilipinas ang China sa pagsugpo sa patuloy na terorismo sa ating bansa. Sa mensahe ni Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying, mahigpit ang pagkondina ng China sa anumang grupo o forma ng terorismo. Anya, ipinaabot ng China ang taas-pusong pakikiramay sa mga biktima ng pambobomba sa Davao City na ikinamatay ng 14 na tao. Sinabi ni Hua na nagulat ang Chinese side sa pag-atake at nangyari pa ito sa mismong hometown ni Pangulong Duterte. Sa kabila nito, inihayag ni Hua na naniniwala ang China na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte ay makakamit ang kapayapaan at maisusulong ang stability sa bansa. May tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas dahil sa patuloy na agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Nangako naman ang suporta ang Japan sa gobyerno ng Pilipinas, partikular sa paglaban sa terorismo sa bansa. Ito'y kasunod ng pambobomba sa Rojas Market sa Davao City na ikinasawi ng 14 na individual at ikinasugat ng mahigit 60. Sa mensahe na ipinadala kay Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, ipinariting ni Japan Foreign Minister Fumio Kishida ang malakas na pakikiisa ng Japan sa pamahalaan ng Pilipinas at mga Pilipino sa gitna ng panahon ng dalamhati, sabay kondena sa karumal-dumal na krimen. Pagtitiyak ni Kishida, patuloy na makikipagtulungan ang bansa sa Pilipinas upang masugpo ang terorismo sa bansa. Ang Abu Sayyaf Group na kasama sa listahan bilang terrorist organization sa Pilipinas at Amerika ay ang sinasabing nasa likod ng Davao City Blast. Ida G. Ida G. Day. Sa iba pang balita, si Executive Secretary Salvador Medialdea ang inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte para pansamantalang mamahala sa gobyerno habang siya ay wala sa bansa. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Nakatakdang umalis ngayon si Pangulong Duterte para tumungo sa kanyang kauna-unahang foreign trip bilang Pangulo ng Bansa para sa Association of Southeast Asian Nations Summit. Gaganapin ang ASEAN Summit sa Vientiane, Laos mula September 6 hanggang 8. Ang pagbisita ni Pangulong Duterte
Sana sa Brunei na nakatakdang magganap September 4 hanggang 5 ang kanyang kauna-unahang foreign trip bilang pangulo. Ngunit dahil sa pagpapasabog sa Davao City, ito ay nakansela. Pagkatapos ng ASEAN Summit, tutungo naman ang pangulo sa Indonesia para sa isang working visit. Kinumpirma ng palasyo na kasama si Senator Alan Cayetano sa delegasyon ng Pilipinas na tutungo sa Laos ngayong Linggo para sa Association Summit, Association of Southeast Asian Nations Summit. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na sasama si Cayetano sa delegasyon ng Pilipinas bilang chairman ng Senate Foreign Relations Committee. Gagampanan ni Cayetano ang kanyang posisyon sa pagdalo sa mga bilateral at sideline meetings sa ASEAN Summit. Nakatakdang galapin ang ASEAN Summit at iba pang mga kaugnay na summit sa 2017 at tatanggapin na ni Pangulong Duterte ang 2017 chairmanship sa ASEAN ngayong Linggo. Ida G. Ida G. Daily. Pinagpapaliwanag ng Pilipinas ang China kaugnay sa nadaragdagang presensya ng mga Chinese vessels sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa South China Sea. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, nakita ng isang eroplano ng Philippine Air Force ang apat na barko ng Chinese Coast Guard, dalawang barge-like na mga vessels at dalawang hinihinalang troop ships malapit sa bahura noong Sabado. Ayon kay Lorenzana, labis na nakababahala ang presensya ng maraming barko ng China sa lugar bukod pa sa kanilang Coast Guard. Dahil dito, tinawag na niya ang Department of Foreign Affairs ang pansin ng Chinese Ambassador upang hingan ito ng paliwanag. Ibinunyag pa ng kalihim na tinangka ng China na magdala ng mga dredging barges sa Scarborough Shoal para sana gawin itong artificial island, ngunit napigilan sila ng Amerika. Sakali man anyang may binabalak na itayo ang China sa Scarborough, magdudulot ito ng matinding epekto sa sitwasyon ng seguridad sa lugar. Ida G. Ida G. Daily. Samantala, umabot na sa mahigit 1,000 hinihinalang drug users at pushers ang napatay sa mga anti-illegal drug operations ng pulisya mula noong July 1. Sa record ng PNP, nakasaad na kabuuang 1,011 na drug personalities ang napatay habang halos 15,000 naman ang naaresto mula July 1 hanggang ngayong araw o kahapon. Ayon po sa PNP, ang naturang bilang ay batay na rin sa datos na ibinigay ng kanilang police regional offices. Sa ilalim ng Oplan Tokhang, aabot sa mahigit 600 bahay na ng drug personalities ang nabisita na ng PNP. Ang Oplan Tokhang na ipinatutupad ng PNP ay paraan po kung saan kakatukin ng mga pulis ang bahay ng kilalang drug personalities para pasukin at himukin na tigilan na ang paggamit o pagtutulak ng ilegal na droga. Ida G. Ida G. Daily. Tatlumpot isang minuto na po makalipas ang alas 4 ng umaga. Babalikan po natin ang mga karagdagan pang balita, ang ating balitang metro, balitang probinsya, ganun din po sa ibayong dagat, sa sports, sa showbiz, sa kalakalan. At syempre rin pong ating mga balitang pangkalusugan. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Para sa 100% pure beef, Hungry Hippo. Mabubusog ka dito. Tara na! Matatagpuan ang kanilang mga outlets sa UB Arcade Hilltop, Batangas City, Claro M. Recto, Corner Catigbac Street, Lipa City, Batangas, JP Laurel Commercial Building, Tanawan, Batangas. We'll be right back.
This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus Digital Newsstand. Download now. May kita ako rito eh. Kung tatanggalin niyo ako, gawin yung formal. Yeah. Good morning, Inquirer. Balansing pagbabalita. Walang takot na pamamahay. Radyo Inquirer 990. Napapakinggan at napapanood din sa www.radyo.inquirer.net. Umatikabong balita at impormasyon sa pagsisimula ng bawat umaga. Bawat umaga. Ida G. Daily. Isabay ang mainit na almusal sa may init na balita at impormasyon. Ida Gonzalez. Alas 4. Balita 990. Siksik at walang tigil na mga balita. Jay Dones at Brenda Domato. Alas 5. Banner Story. Alas 6. Hatid ay kasagutan at kaalaman sa mga pangunahing balita para sa bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa dahil bawat balita ay mahalaga. Arlene De La Cruz at Jake Madarazo. Good morning, Inquirer. Alas 9. Tuloy-tuloy ang balitaan at komentaryong siguradong magpapaganda sa inyong umaga. Den Macaranas, Ira Panganiban at Ruel Perez. Sa bawat paggising at pagbango, kasabay sa inyong almusal ang mga programang nagbibigay kabuluhan sa inyong umaga. Mula Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa himpilan ng balansing pagbabalita, walang takot na pamamahayag. Radyo Inquirer 990. Anumang oras na may balita at pangyayari, dadalhin namin kayo. Anuman ang mga isyu at usaping pambayan, kasama kayo sa gitna ng usapan. Sino-sino man ang sangkot sa mga kontrobersiya at eskandalo, nasa gitna tayo upang alamin ang buong katotohanan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer, 990. Good morning! Wake up! 35 minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga, nagbabalik ang programang Ida G. Ida G. Day. At narito po ang ating mga balita sa Metro. Ipatutupad na ng LRT1 ang mas pinaagang operating hours. Umpisa raw po ngayong araw na ito, Lunes, September 5. Sa advisory, ang biyahe po ng mga tren ng LRT1 ay magsisimula na ng 4:30 ng umaga. O yan, kasi simula pa lamang po. Lunes hanggang Biyernes, tuwing mga araw ng Sabado at Linggo at official holidays, ang operasyon ng LRT ay mag-uumpisa ng alas 5 ng umaga. Ang last trip mula Baclaran Station sa Pasay City ay alas 10 ng gabi tuwing weekday, samantalang 9:30 ng gabi sa weekends at holidays. Ang huling train trip naman mula Roosevelt Station sa Quezon City ay 10:50 ng gabi tuwing weekdays, habang 9:50 ng gabi kapag weekend at holidays. Ang pagpapahaba po sa operating hours ng LRT1 ay continuation ng test run na sinimulang ipatupad noong July 10 upang madetermina kung ito ba'y makakakuha ng interes mula sa publiko. Kapag ito'y naging matagumpay, sinabi ng pamunuan ng LRT na pag-aaralan nila na gawin ng permanente ang extended operating hours. Ida G. Ida G. Day. Okay, dagdagan po natin ang mga balitang Metro yan. Nasa kabilang linya natin si Jong Manlapas para sa update ng mga naging kaganapan sa nakalipas na magdamag habang tayo po ay natutulog. Katulad na lamang ng isang nagnakaw ng motor patay sa Bulacan. Jong, good morning. Good morning, Aida. Patay nga ang isang suspect sa motor napping
na may bahagi na, at drug personality o pusher sa may Marilao, Bulacan matapos na makipagpalitan ng putok sa mga membro ng PNP Marilao Police. Ang suspect ay kinilala sa pangalan na Janjan Agustia ng Mary Grace Subdivision, Barangay Santa Rosa 1, Marilao, Bulacan, na naging subject ng PNP matapos na may magsumbong na isang biktima na tinutukan daw siya ng barel para agawin ng blue Yamaha Mio Sporty Motorcycle na may plate number na CA28362 na kinilala naman ng may-ari ng motor na si Danilo Richard Daniel na inagaw ang kanyang motor sa may bahagi ng County Subdivision MacArthur Highway, Barangay Abangan, Marilao, Bulacan sa bandang 11:15 kagabi. Nang ikutan ng PNP personnel ang nasabing lugar, nakita nga nila itong suspect na imbis na huminto ay pinaputukan kagad sila ng baril. Agad naman na nakipagputukan ng baril ang mga pulis at napatay nga itong suspect. Nakakuha sa crime scene ang dalawang sachet ng inihinalang shabu na tumitingbang ng 1.0 gram at isang caliber 38 revolver na may tatlong bala. Joe, napas pa sa Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamayang nag-usisa. Thank you! Sa balitang probinsya, apat na magsasaka ang nasawi matapos pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang gunmen habang nagtatanim sa Nueva Ecija. Ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas, naganap ang insidente noong Sabado sa taniman ng loob o sa loob ng kampo ng Philippine Army sa Fort Magsaysay. Kinilala ang mga nasawi na sina Gaudencio Bagalay, Baby Mercado, Violeta Mercado at Eligio Barbado, habang isang Angelita Mila naman ang nasugatan. Ayon kay KMP Chairman Joseph Canlas, nagtatanim ang mga magsasaka sa ilang bahagi ng 3,100 hektarang lupain na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform Program noong 1992. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa labas ng bansa, pinapayagan na ng United Arab Emirates ang pagbibigay ng visa sa mga bisitang Chinese pagdating nila sa mga palipara ng kanilang bansa. Mismo ang kanilang Prime Minister na si Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ang nagkumpirma sa kanilang bagong patakaran. Bukod sa pagpapalakas ng turismo sa UAE, dinagdag niya pa na ang kanilang relasyon sa China ay strategic and a priority. Bago kasi ang pagpapatupad ng patakaran na ito, kailangan munang makakuha ang mga Chinese na turista ng visa bago sila tumungo sa UAE. Noong nakalipas na taon, mahigit 14.2 million na tao ang bumisita sa Dubai na pinupuntahang Emirate, ngunit ang kanilang target sa 2020 ay makatanggap ng 25 million na turista. Dubai ang magiging host ng Global Trade Fair Expo sa 2020. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa palakasan, sa kabila ng hindi masyadong magandang preparasyon para sa AFF Suzuki Cup, mas ginanahan naman ngayon ang Philippine Asgals matapos maitakda ng Philippine Football Association ang kanilang laban kontra North Korea sa isang friendly match. At ayon kay PFF General Secretary Ed Gastanes, pinupuna na lamang nila ang mga requirements ng FIFA para matiyak na ang friendly match sa North Korea sa October 10. Gaganapin ang Suzuki Cup sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan simula November 19 at ang makakalaban ng Asgals ay ang Singapore sa Group A. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. Sa balitang showbiz, aminado ang actress host na si Marian Rivera na naiipit siya sa pagiging magkaaway ng kanyang mga kaibigan na sina Chris Aquino at Ai de las Alas. Anya, kung may magagawa siyang paraan para pagaanin ang sitwasyon, ay gagawin niya ito. Ngunit giit ni Marian, may mga bagay na mahirap pang himasukan, lalo na kung hindi alam ang tunay na pinagmulan. Ida G. Daily
with Ida Gonzalez. Nakalakalan, magpapatupad ang ilang kumpanya ng langis ng bawas presyo ng mga produktong petrolyo anumang araw ngayong Linggo. At batay nga po sa oil industry, tinatayang aabot sa 45 centavos hanggang 55 centavos ang pagbabawas sa kada litro ng presyo ng diesel. Maglalaro naman sa 30 centavos hanggang 40 centavos ang price rollback sa kada kerosene. Asahan naman ang wala daw pong magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Bakit naman? Ito raw po ang kauna-unahang oil price rollback ngayong buwan ng Setyembre. Ida G. Daily with Ida Gonzalez. At dagdagan po natin yan, yun nga po, dun sa nauna na nating announcement dati, ito po, dagdagan natin yung mga, kung gusto nyo po magkaroon ng simpleng negosyo, kung gusto nyo bang gawing makabuluhan ang inyong oras, lalo na po yung mga retired na, pero feeling bagets pa, at lalo pang pagyamanin ang inyong retirement pay at dagdagan ang inyong posibleng mapagkakakitaan, pwede po kayong dumalo sa livelihood seminar na kung saan involved po ang inyong lingkod. Mag-text lamang po kayo sa amin sa 0915-202-4998. At kung kayo po ay interesado, bubuo po tayo ng grupo, tropa ng mga maagang gumising. Welcome po dito ang lahat, basta positibo ang pananaw sa buhay. Ida G. Ida G. Daily. 16 na minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga. At para naman sa ating balitang pangkalusugan, paano silang patuloy na bumabangon at lumalaban? Ano ang kanilang sikreto at sila ay nagtatagumpay sa matinding hamon ng buhay? Alamin natin mula sa ating mga Morning Patrollers. Ang kakausap po natin sa pagkakataong ito ang nagtayo ng Richter Alternative Medical Center at ang 35 taon na pong survivor ng sakit na leukemia kung bakit niya nga naitayo itong Richter Alternative Medical Center. Ngayon, ipapaliwanag niya sa atin ang iba't ibang serbisyo na kanilang iniaalok dito po sa Richter. Katulad na lamang ng masahe o yung tinatawag na massage therapy. Magandang umaga, Dr. Ceci Losentales. Magandang umaga sa iyo at sa lahat na mga pakinig. Apo. Magandang umaga po. Ayan, Dok. Opo. Ayan. Ito po, balikan natin itong mga serbisyo pong ibinibigay ng Richter Alternative Medical Center katulad nitong massage therapy. Ma'am, sa mga hindi pa po nakakaranas magpa-massage therapy, ano po ba ang kagandahan nito sa ating katawan? Ang massage therapy ay ang pinaka-number one na benepisyo na makuha natin dito ay relaxation ng ating katawan. Pero isa sa mga pinakamagandang benefits ay ang ating immune system, dahil ang ating immune system ay maganda ang kanyang trabaho sa katawan kung ito ay minamasahe, because ang immune system eliminate, no? So pag hindi gaya itong immune system na ay sa circulatory na mayroong pumping station. Ibig sabihin, yung dugo, dumadaloy siya ng sarili dahil mayroon siyang heart na nagpa-pump. Pero ang ating immune system, walang pumping station. So ang pagdaloy sa lymphatic vessels ng mga tubig o kung ano man ang mga dumadaan doon ay kailangan gagalawin yung katawan. So ang isa sa mga pamamaraan na paggalaw sa katawan, yung passive exercise na tinatawag ay yung masahe, dahil ginagalaw mo yung katawan at ibang tao ang gumagalaw sa katawan mo, hindi ikaw. So yun ang pinaka-benepisyo ng ating masahe. Opo. Dok Cecil, bakit po ba kailangan sa mga hindi po masyadong aware pa at yun nga, hindi pa sila nakakasubok magpamasahe, bakit po ba kailangan na i-relax natin ang ating katawan? Well, kailangan na i-relax natin yung ating katawan kasi para ma-enhance nga natin yung tamang sirkulasyon. Kasi kung hindi natin ma-relax yung katawan, may mga ugat na constricted, no, hindi masyadong nakakadalo yung mga dugo o kaya yung mga
fluid na kailangang ipatakbo mo sa katawan. Hindi siya makakapag-circulate ng husto. Ayun, and then ma'am, syempre, kung hindi po nakaka-circulate ng husto, syempre, hindi nito napapaganda yung ating immune system. Tama po ba ako, ma'am? Yes po, yes. Apo. And then, Doc Cecil, kapag, syempre, kapag depektibo at mahina, kumbaga, kung mahina ang ating immune system, ang kasunod po nito ay karamdaman. Tama po ba ako, ma'am? Yes, yes. Mm-hmm, mm-hmm. Opo. Kasi pag ang ating immune system, yan yung ating tinatawag na built-in doctor. Siya yung pinaka-doctor ng katawan natin. So, kailangan, siya yung palaging malakas. Ah, okay, okay. So, okay. So, malaking tulong po pala ang massage therapy para sa ating immune system. So, hindi lang po pala yun na, hindi po, ibig sabihin, hindi po sapat na kumakain lang tayo ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Hindi po ganun, ma'am. Oo, hindi. Kasi kailangan igalaw mo yung katawan mo. Kaya, kung ikaw ay sedentary, kulang ka sa exercise, apo, mas madali kang magkakasakit kaysa yung palagi kang nag-e-exercise. Kaya yung mga hindi nakakapag-exercise, pumupunta sa massage parlor para ibang tao ang magpapamasahe sa'yo. Parang ganun. Ah, okay. And then ma'am, dito po sa Richter Alternative Medical Center, yung massage therapy na inyo pong ibinibigay dyan o iniaalok. Ano-ano po itong, may klase po ba ito? Ibig sabihin, buong katawan po yon? Or may choice po ba ang isang, actually kahit hindi naman pasyente po, di ba? Yung isang individual lang na gusto talaga niya magpa-relax. Yun pong massage therapy ninyo, may iba't ibang klase po ba yan, ma'am? Usually, ang aming massage therapy dito, dahil karamihan sa mga naka-in-house patient natin ay mga cancer patient, apo, medyo relaxation lang na very, very light lang ang ating massage. Mga pang relaxation lang talaga sa mga pasyente or kuminsan pang relieve lang ng pain. Yun ang ating massage therapy dito. Hindi yun, we are not dealing with yung mga other massage na ginagamit sa mga spas, no? Ang amin dito is just to relax the body of the patient and to relieve pain. Yan ang aming mga massage therapy dito sa Richter. Pero yung mga massage na ginagamit sa mga spas, yun, medyo mas intensive yun sila. No? Pero dito sa Richter, it's different kinds of massage na just to relax the body and para ma-relieve sila ng pain, no? For example, the patient is in pain, cancer patient siya, and he is in pain, so we sometimes pinipress na lang yung mga pressure points. Yun ang ginagamit namin dito. Okay. So ma'am, other services po na gusto nyong i-highlight sa ating discussion? Well, marami tayong mga services, like for example, maliban of course sa diet and juicing therapy na binibigay natin talaga sa pasyente because isa 'yon sa mga pamamaraan ng paggamot, no? Pinaka basic yung diet and juicing therapy because gaya nga ng sinabi, let thy food thy medicine and medicine thy food. So, number one talaga yung pagkain. So, tinuturoan sila anong dapat nilang kainin. Depende sa kanilang sakit. Renal failure, iba ang pagkain. Cancer patient, iba ang pagkain. Then, maliban sa pagkain at saka mga juices na maituro sa kanila, may mga therapy tayo gaya ng vitamin C drip na pinakamaganda dahil it lowers down the acidity of the body and enhance also the immune system. Then, mayroon tayong mga steam bath. May steam bath din tayo because in detoxification, we have to enhance the 5 eliminative organs. Yung 5 eliminative organs ay ang ating colon. So, we have the hydrotherapy colonic. We have a steam bath for the skin. Then, we have the vitamin C dripping for the kidneys para ma-enhance ang pag-eliminate ng kidney. Steam inhalation para sa lungs, para mailabas mo yung, mas open yung mga plema sa lungs. Then we have
yun nga, yung massage therapy and biotense ay para sa lymphatic. And yun yung mga eliminative organs na pwedeng i-enhance natin to detoxify the body. Kasi pag inalis na natin yung lason sa katawan, anumang klaseng sakit mayroon sila, ay marirelieve po yun. Opo. At diba, yun nga po, isa sa mga naging sikreto nyo, ma'am, diba, Doc? Kaya kayo still alive and kicking. Ayun. Okay. Thank you, Doc. Thank you po. Thank you very much sa lahat ng mga nakikinig. Opo. Si Doc Ceci Losentales, ang may-ari po at nagtatag ng Richter Alternative Medical Center. At alam nyo, yun nga po, kagaya ng nasabi ko sa inyo na nito mga nakalipas na araw na siya po ay survivor ng sakit na leukemia sa loob na ng 35 taon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Richter Alternative Medical Center, your alternative way to good health. Samantala, para naman po sa ating text promo ngayong linggo na to, hindi ko pa pala na ibibigay ang tanong. Ito po ang tanong, makinig kayong mabuti. Sino ang pinili ni Pangulong Rodrigo Duterte na gawing caretaker ng ating bansa habang siya ay wala? Letter A, si Executive Secretary Salvador Medialdea. Letter B, si Vice President Lenny Robredo. I-text nyo lamang po ang tamang sagot sa 0915-202-4998. At kung sino man po ang makapagbibigay ng pinakamaaga, tamang sagot, may kumpletong pangalan at address, ay siya po ang pipiliin nating winner sa araw naman ng the following week, araw po ng one day, Monday natin, ito idodraw. At ang kanyang tatanggaping premyo ay mga produkto na gawa po ng Q-Dynamics Global Corporation. Nangungunang na nga po dyan ay ang Quantumin Plus na isa pong alkalinizer, isang energizer, isang antioxidant, isang detoxifier, at nako, sabi nga po nila, isang patak, ginhawa raw po ang katapat. At alam niyo po ba, yung ibibigay ko sa inyong premyo, ha, baka pag na-pick up, nahawakan niyo po yun, eh, akala niyo, eh, mura lang yun. Yun po ay 900 pesos plus ang halaga po noon. At para po sa mga may karamdaman, malaki na raw pong ginhawa ang maidudulot noon sa inyo ko inyong gagamitin. At dadagdagan po nila yan ng mga tinatawag nilang herbal coffee na dapat din at akma sa inyong katawan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Quantumin Plus, health and wealth in a drop. Samantala, babalik po tayo sa ilan pang mga impormasyon. Bibigyan ko kayo ng impormasyon tungkol po sa obesity sa aking pagbabalik. MV Starlight Pioneer, ang pioneer sa modernisasyon. MV Starlight Pioneer, sales daily to Roja City at 10 a.m. and 9 p.m. and Katiklan at 5 a.m. and 4 p.m. For only 420 pesos for economy class, 460 pesos for tourist class, and 500 pesos for business class per passenger. MV Starlight Pioneer, my way of choice. For inquiries and reservation, tumawag sa Starlight Ferries Incorporated sa number 723-9965. Ito ang DZIQ, Radyo Inquirer 990. Good morning! Wake up! Samantala, 4 minutes na lamang po at 5 na ng umaga. Dagdagan ko pa ang inyong mga balitang, ang inyong mga impormasyon para sa inyong kalusugan. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng obesity? Ito po, meron po akong ipaparinig sa inyo. Ito po'y bahagi ng aking pagtatanong kay Dr. Del Maceda. Ito po'y bahagi ng aking panayam sa kanya doon sa aming programa sa Health TV Embassy na napapakinggan niyo po at napapanood tuwing araw ng Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito po sa Radyo Inquirer at dito rin sa Inquirer 990 Television. Narito po. Alam mo, Dok, kami, yung mga ordinaryong mamamayan, kumbaga, nakikita namin sign ng obesity, eh kapag yung aming damit, eh hindi na magkasya. Tapos kapag kami, eh nagpatimbang, yung weight namin, lampas na doon sa weighing scale. Tama ba yun? Yes, oo. So, yun yung ating inoobserbahan, ha? Pero actually, yung paninikip lang ng damit, at saka yung paglagpas mo lang doon sa numbers doon sa weighing scale, hindi siya enough na yun kasi meron tayong mga tinatawag na body mass index, okay, o yung BMI na tinatawag. Actually, pag kinocompute mo yun,
It's a computation of your weight in kilograms divided by your height in meters. Ang kagandahan dun kasi, ito parang naging standard. So meron siya mga numbers that will tell you at makakategorize ka kung ikaw ay nandun ka ba doon sa underweight, normal na weight, o nandun ka ba sa overweight, o nandun ka sa obese side na. And of course, pagka medyo mas mataas ang iyong BMI, ibig sabihin noon, mas mataas ang chance mo na magkaroon ng mga medical problems. Hypertension, diabetes, at saka iba pa mga chronic diseases. Siyempre, mas mataas ang risk mo doon, mas mataas din yung risk ng chance na ikaw ay mamamatay doon sa mga aksidente like heart attack and stroke at lahat pa yung mga sakit na pwede manggaling doon sa mga problems na yon. Sabi nga natin dito sa Health TV Embassy, ang lahat ay may paraan at solusyon, di ba, Doc? Yes. So, Doc, ano, malinaw sa ating napanood sa video na pwede pala talagang maiwasan itong pagiging obese. Oh yes, maraming pwedeng gawin ngayon kasi ang dami-daming research na lumalabas. So, syempre, aside sa lifestyle change, pag-choose ng mga pagkain, meron din mga food supplement na talagang pwede niya i-burn ang iyong fats. And at the same time, meron ka din ng mga pwedeng gawin na exercises that will really make your body a fat-burning machine. Binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago sa pangalawang araw ng Pasko. O yan po ha, Merry Christmas. Tapos na po ang ating balitaan at kwentuhan. Isang minuto na lamang po at alas 5 na ng umaga. Pero itutuloy po ni absent ba si JC, Miss Brenda Dumato, itutuloy niya po ang pagbibigay pa sa inyo ng dagdag pang balita at impormasyon. Samantala, sa ngalan ng aking partner sa newsroom, si Miss KB Aenlie, at sa technical side naman si Roy Apuli. Roy, thank you ha. Ako po si Aida Gonzalez, nagsasabi sa inyo na pagising niyo pa lamang po sa umaga, pagmulat ng inyong mata, think positive, everything will be all right in God's time. Maraming pong salamat, good morning. Anim na araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko anim na sopa, limang pulang lobo, apat na patong tatlong sakong bigas, dalawang payo at isang basketball na bago. Ikapitong araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko pitong berbeng unan, anim na sopa, limang pulang lobo. Balitang patas at makatotohanan, advice, pampabuenas at tips na makabuluhan, nakalilibang na kwento at mga trivia na pampatalino, detalye sa karera, loto at opinyong swak sa panlasa ng masang Pilipino, entertainment news at click na chika, regular na mababasa sa bandera, ang dyaryong hitik sa balita, Buenas at Chika, at kapatid ng pinagkakatiwalaang Philippine Daily Inquirer. Bili na! Mabibili sa mga newsstands, selected branches ng 7-Eleven at national bookstores. Gabe, anytime? Anytime po. Guwapo at makisig na broadcaster? Hindi kami yun! Makulit at walang patawad! Yan kami! Ira Panganiban lang po, kasama si Den Macaranas sa Good Morning Inquirer. Alas 9 hanggang alas 6.30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Inquirer 990. Okay na? Ayos! Banner Story. Banner Story. Balansing pagbabalita. Walang takot na pamamahaya. Si Boya Bunda nagsalita na doon sa issue na lilipat at tatalo na ng kabilang network si Chris Aquino. Parang sabi niya hindi niya diretsong sinabi pero parang sinabi niya na hindi to.
This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manap. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Dito sa Radyo Inquirer 990. Wow na mga chika at wow na mga showbiz balita. Magpapa-wow sa inyong hapon. Ihahatid sa inyo ng showbiz authority ng mga chika at intriga, Miss F. Fernande Guzman. Wow! It's showbiz! Maki-wow! It's showbiz na tuwing alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Wow! It's showbiz! Dito sa Radyo Inquirer 990. Ang susunod na programa ay rated... Naputol? Sa Radyo Inquirer 990, walang putol na mapapakinggan ang talakayan sa MTRCB. Uncut! Uncut! Samahan sina Chairman Toto Villarreal at mga board members ng MTRCB sa walang putol na pagtalakay sa mga usaping may kinalaman sa movie and television. Walang putol ring magbibigay impormasyon sa review ng mga up and coming films and TV shows at iba pang gawain ng MTRCB. At walang putol pang sasagutin ang inyong mga ipinadalang katanungan. MTRCB. Uncut! Uncut! Tuwing Lunes mula alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Inquirer 990. 1, 2, 3, 4. Habang nagmamaneho kayo pa uwi o naiipit sa traffic, teka lang, ulitin natin. Dadali. No problem sir, from the top tayo. Okay, 1, 2, 3, 4. O habang nagmamaneho kayo pa uwi at yung naiipit kayo sa traffic, o wag magmumura ha, wag dininit ang ulo. Sa halip, makinig na lang kayo dito sa amin sa partners. Dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Samahan niyo po ako, si Chito de la Vega at si Den Macaranas sa programa naming puno ng talastasan at biruan. Tuwing Lunes yan hanggang Webes, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Trans Radio Broadcasting Corporation, DZIQ, Radyo Inquirer 990, kasapi ng KBP. Hatid ay balansing pagbabalita, walang takot na pamamahayag. DZIQ, Radyo Inquirer 990. Maaga, maaga. Ito ang Balita 990. Tambalang J. Dones at Brenda Domato sa Balita 990. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao! Abay, araw na po ng Lunes, September 5, 2016.
Ito po ang Balita 990 dito sa Radyo Inquirer. Ako po ang inyong lingkod, Brenda Dumato. Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 6 ng umaga. Para po yan sa balitaan at mahalagang impormasyon na tiyakong swak sa inyong pangangailangan. At sa ngalan ng aking partner na si Jay Dones, kami po ay bumabati sa inyo ng magandang-magandang umaga. At maayong buntag sa mga kababayan ko, mga Bisaya din ha. Maayong buntag kaninyong tanan. At ganun din po sa mga kapatid nating mga Muslim. Assalamualaikum mga bapa, mga ina, mga pagari at mga datu. Mapipiyakan o langon. At doon sa mga aalis ng bahay ha, mag-ingat po kayo. Doon sa mga nakikinig sa amin na mga nasa kakalsadahan at sa mga taxi driver na suking-suki namin dito sa Balita 990. Abay, magbaon po kayo ng maraming pasensya. Huwag pairali ng init ng ulo. At doon naman sa mga babiyahe ngayon ha, na lalabas ng bansa, umalis po kayo ng maaga. Kasi nga, nananatili po yung heightened security measures dyan sa airport. At tiyak na hahaba na naman ang pila. Dahil po yan sa nangyaring pambobomba sa Davao Night Market. At magbaon din ang maraming pasyensya siyempre. So ayan mga ka-angel at mga giliw naming tagapakinig, ang oras po natin ngayon ay alas 5:11 na po. At narito na ang mga headlines sa ating Balita 990. All out war laban sa mga abu sayap, iminungkahi ng isang senador matapos ang pagpapasabog sa Davao City. Malacanang pinayuhan ng publiko na huwag matakot pero manatiling listo. Biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte patungong Laos para sa ASEAN Summit tuloy pa rin. Executive Secretary Salvador Miguel Dia in charge sa pamahalaan habang wala si Pangulo. At sa iba pa nating mga headlines, paglalayag ng mas maraming barko ng China sa Scarborough Shoal, ikinabahala ng Department of Defense. Piling mga empleyado sa NAIA, paparangalan dahil sa kanilang katapatan. National Grid Corporation of the Philippines naghahanda na sa mas mataas na demand ng kuryente sa papalapit na holiday season. Bagong traffic scheme sa EDSA at mas pinaagang operasyon ng LRT1 ipatutupad ngayong araw. Pagpupulong ng Japan at China pagkatapos ng G20 Summit, tuloy pa rin sa kabila ng territorial dispute sa East China Sea. At sa ating BRB, mga dapat malaman kung ikaw ay dadaan sa isang checkpoint. Abay, abangan niyo yan mamaya. At sa ating Tech Me Out, safety feature ng Facebook, para saan nga ba ito? At kailan ito magagamit? Abangan nyo rin po yan mga ka-angel at mga giliw naming tagapakinig at tagapanood. Good morning! Maaga, maaga, ito ang Balita 990. So ayan mga ka-angel! At para sa detalye ng mga balita, 4 katao ang tinuturing ng Philippine National Police na persons of interest kaugnay ng pambobomba sa Davao City Night Market noong Biyernes.
Sinabi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang apat ay kinabibilangan ng dalawang lalaki at dalawang babae na tinuturo ng nasa walong nakasaksi sa pangyayari. Ayon sa mga masahista na ilang metro lang daw ang layo mula sa pinangyarihan, ang nagkwento na nakita niya ang dalawang babae na pumasok sa isa sa mga tent at iniwan sa upuan ang daladala nilang bag. Ganito rin ang naging pahayag ng ibang mga massage therapist na nagsabing may nakita silang dalawang babae na nag-iwan ng bag sa upuan. May hinala naman si General De La Rosa na maaring si Abdul Manap Mentang ang nasa likod ng pagsabog. Si Mentang na may patong na 2.3 million pesos sa ulo ang tinuturong responsable sa pagpapasabog noong 2003 sa Sasa Wharf at Davao International Airport. At sa oras na alas 5.15, abay tayo muna ay magpapaalala. Ito pa rin po si Brenda Dumato. At ako po'y magbabalik para sa Balita 990. Balitang patas at makatotohanan. Advice, pampabuenas at tips na makabuluhan. Nakalilibang na kwento at mga trivia na pampatalino. Detalye sa karera, loto at opinyong swak sa panlasa ng masang Pilipino. Entertainment news at click na chika. Regular na mababasa sa bandera. Ang dyaryong hitik sa balita, Buenas at Chika. At kapatid ng pinagkakatiwala ang Philippine Daily Inquirer. Bili na! Mabibili sa mga newsstands. Selected branches ng 7-Eleven. This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus Digital Newsstand. Download now. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manap. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. At ang oras po natin ngayon ay alas 5.18 na po. At habang kayo naghahanda ng inyong almusal, abay samahan niyo po kami dito. At sagot naman namin ang pandesal habang kayo nagkakape. Manatili pong makinig sa amin dito sa Balita 990. At sa iba pang balita, wala pang naaresto ang Philippine National Police o PNP kaugnay ng nangyaring pagsabog sa isang night market sa Davao City. Paliwanag ni PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos, patuloy na inaalam ang pagkakakilanlan at hinahanap ng mga otoridad ang hindi bababa sa tatlong persons of interest na maaring nasa likod ng Davao City bombing. Sinabi ni Carlos na gaya ng naunang binanggit ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, isang lalaki at dalawang babae ang persons of interest batay na rin sa mga pahayag ng mga testigo. Sinabi ni de la Rosa na posibleng ang Abu Sayyaf Group ang responsable sa pag-atake sa Davao City noong Biyernes.
Nagbabala rin ang PNP chief na maaring umatake pa ang bandido sa ibang mga syudad, kaya hinimok nito ang publiko na manatiling mapagmatsyag at huwag magpanik. Samantala, galit pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte ilang araw makalipas ang naganap na pambombomba sa Davao City na ikinasawi ng 15 katao. Ayon kay Philippine National Police o PNP Director General Ronald Bato de la Rosa, inaasahang hindi agad-agad mawawala ang galit ng presidente dahil sa pangyayari lalo't hometown niya ang inatake. Sinabi ni De La Rosa na matagal na niyang nakatrabaho ang Pangulo at alam niyang hindi madaling maalis ang galit nito. Si De La Rosa ay kasama sa cabinet meeting na pinangunahan ni Pangulong Duterte at ayon sa PNP chief, batay sa kanilang pulong, matagal na umanong inaasahan ng punong ehekutibo ang pag-atake sa Davao City dahil sa patuloy na military operation laban sa Abu Sayyaf Group sa Sulu. Pero bagamat galit ang Pangulo, sinabi ni De La Rosa na hindi raw nakatikim ng sermon o paninigaw ang gabinete. Kumpiyansa naman si De La Rosa na makakaganti ang gobyerno laban sa nasa likod ng Davao City Blast. Pasaring ni Bato sa bandido, not all the time na sila ang suswertehin. May time na tayo rin ang suswertehin. Alas 5.21 na po ang ating oras. At sa iba pang detalye ng mga balita, hinihiling ni Senador JV Ejercito kay Pangulong Duterte na iutos na ang all-out war laban sa Abu Sayyaf upang matapos na ang paghasik ng grupo. Sinabi ni Ejercito na suportado niya ang malakas na pagkontra ni Pangulong Duterte sa ASG gaya na lamang ng pagdideklara ng state of lawlessness. Pero kung kayang tapusin ang ASG, sinabi ni Ejercito na mainam na gawin na ito at kung kinakailangan ay magdeklara na ng all-out war laban sa bandidong grupo. Ipinaalala nito ang ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulo at ngayon Manila Mayor Joseph Estrada na nagdeklara ng all-out war laban sa Moro Islamic Liberation Front o MILF. Binigyan din Ehersito na baka hindi na kayanin pa ng bansa na magkaroon ng panibagong pambobomba na maaaring ikasawi ng maraming mamamayan. At sa iba pang detalye ng mga balita, mariing kinundina ng Department of Education o DepEd ang naganap na pagsabog sa Davao City Night Market na nag-iwan ng 14 katao na nasawi at mahigit 6 na po nasugatan. Nakikiramay din ang DepEd sa naiwang pamilya ng mga biktima ng marahas na insidente. At kaugnay nito, nanawagan ang kagawaran ng karagdagang bilang ng mga pulis na magbabantay sa mga paaralan sa Davao City. Ayon sa DepEd, ito'y bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga estudyante at maging mga guro sa muling pagbubukas ng klase ngayong araw ng Lunes. Kasunod ng naganap na pagsabog sa Davao City, pinayuhan ng DepEd ang mga guro at tauhan na mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Hinimok naman ng kagawaran ang mga otoridad na gawin ang lahat para mapanagot ang mga nasa likod ng marahas na hakbang at yakin na hindi muling mauulit ang kaparehong insidente. Jay Donis, Brenda Domado, Balita 990. 5:24 in the morning, Philippine Standard Time. Matapos ang madugong pagpapasabog sa Davao City, pinayuhan ng Malacañang ang mga Pilipino na huwag matakot pero manatiling listo o alerto. Ayon kay Communication Secretary Martin Andanar, dapat lang na ipagpatuloy ng publiko ang kanilang buhay habang tumutulong sa otoridad sa pamamagitan ng pagsusumbong ng mga kahinahinalang aktibidad.
Anya pa ngayong walang mukha ang kaaway, ang pinakamagandang gawin ay magkaisa ang pamahalaan at mga mamamayan. Ang laban anya sa mga terorista ay laban rin ng buong bansa. Dagdag pa ng kalihim, ang mga terorismo ay nangyari sa mga hindi inasahang pagkakataon kaya kailangan lang na mag-ingat. At nang tanungin naman si Andanar kung may kinalaman ang pagpapasabog sa Davao sa kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilegal na droga, sinabi niyang hindi naman may pagkakailang may mga kaaway na drug lords ang Pangulo na may sapat na pondo. Bagaman laging kasama ang mga drug lords sa mga hinihinalang suspek, sa pagkakataong ito naniniwala si Duterte na mas malaki ang posibilidad na terorista ang nasa likod nito. Sa huli, nanawagan si Andanar sa publiko na huwag matakot at itigil ang pamumuhay ng maayos dahil kung ganito ang mangyayari, iisipin ng mga terorista na sila na ang nanalo. Samantala, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang tulong para sa gastusin sa ospital at pagpapalibing ng mga biktima ng pagsabog sa night market noong Biyernes. Ayon sa tanggapan ni Mayor Sara Duterte, maging ang pang-araw-araw na gastusin ng mga biktima ay handa nilang sagutin. Kasabay nito, initasan ni Mayor Duterte ang lahat ng mga opisyal sa lungsod na gawin ang kanilang tungkulin at mag-focus sa kanilang trabaho. Nanawagan din ang alkalde sa mga mamamayan ng Davao na maging alerto at mapagmatsyag dahil nananatili anya ang banta mula sa ilang grupo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng terror attack ang Davao. Noong taong 2003, pinasabugan din ang Davao City Overland Transport Terminal maging ang ibang transport terminals at simbahan sa lungsod. Tambalan Jay Dones at Brenda Domato sa Balita 990. 5:26 in the morning. Dahil sa mahigpit na seguridad na pinatutupad ngayon, nag-anunsyo ang Philippine Airlines sa kanilang mga pasahero na agahan ang pagtungo sa airport. Ito'y para hindi na maabala ng heightened security measures sa Ninoy Aquino International Airport kasunod ng idineklarang state of lawlessness ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PAL, dun sa mga pasahero ng mga international flights, dapat ay magbigay ng allowance na 3 oras sa kanilang flight schedules habang 2 oras naman sa mga domestic flights. Kasabay nito, tiniyak ng PAL na sa tulong ng mga tauhan ng Philippine National Police, nananatiling ligtas ang kanilang mga biyahe. At sa kabila na nangyaring pagsabog noong Sabado, na ikinasawi ng nasa 14 katao at pagkasugat ng maraming iba pa, muling nagbukas ang night market sa Rojas Avenue sa Davao City. Nagpasya si Mayor Sara Duterte na muling buksan ang mga pwesto sa kabila ng trahedya. Iginit nito na hindi sila magpapatinag at magpapadala sa takot at nais din anyang maipakita sa lahat na muli silang babangon sa kabila ng malungkot na sinapit ng mga biktima ng pagsabog. Bukod sa mga tindahan, nagkaroon rin ng lugar na kung saan nag-alay ng mga bulaklak at nagtirik ng mga kandila para sa mga nasawi. At sa iba pang detalye ng mga balita, hindi nagbabala o hindi nababahala ang Malacañang sa inilabas na travel advisory ng ilang mga bansa kasunod ng pambobomba sa Davao City. Para kay Communications Secretary Martin Andanar, it's still more fun in the Philippines. Ayon kay Andanar, normal lamang sa ibang mga bansa na magpalabas ng travel advisory dahil responsibilidad nila ito sa kani-kanilang mga mamamayan. Pagtitiyak ni Andanar, naka-alerto pa rin ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police at patuloy ang buhay sa Pilipinas, lalo na sa Davao City.
Nangyari lang anyang pag-atake sa iisang lugar, pero ang Pilipinas ay may libo-libong isla na kung saan maaring mamili ang mga dayuhan at lokal na nang bibisitahin at kung saan sila mag-i-enjoy. Pagtitiyak pa ni Andanana sa mga turista, ligtas sila dito sa bansa. Una nang nag-issue ng magkakahiwalay na travel warnings ang Amerika, United Kingdom, Australia, Canada at Singapore, bagamat walang direktang banta sa kani-kanilang mga national. Alas 5:30 na po ang ating oras. At habang kayo nagkakapitan, tayo muna ay magpapaalala. Ito pa rin po si Brenda Dumato na nagsasabing magandang umaga. Kahit ano ba? Yes, sir. Ko pabigla-bigla kasi. Sige lang, sir. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Gusto niyo ba ng kwela? Pero... This is a story about Filipino courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manat. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay-tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Oras na may balita at pangyayari, dadalhin namin kayo. Anuman ang mga isyu at usaping pambayan, kasama kayo sa gitna ng usapan. Sino-sino man ang sangkot sa mga kontrobersiya at eskandalo, nasa gitna tayo upang alamin ang buong katotohanan. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990.
So ayan mga ka-angel, ako po'y nagbabalik at ang oras po natin ngayon ay alas 5.34 na po. At si Mon Samson, abay, nagpapag-greet. Ayan, Warrior Angel, pag-greet naman ng happy 34th wedding anniversary to my brother, Boy Magician Samson and Donna Samson today, September 5. Salamat po, Idol. Mon, magandang morning sa'yo. Maraming salamat sa pakinig sa amin. Araw-araw. At ganun din kay Elvie na nakikinig ngayon sa atin. Magandang morning sa iyo, Elvie. At si Rose na ngayon ay nagda-drive. Papunta daw siya sa gym. Siya daw ay nakikinig sa atin ngayon. At pakibati naman ang aking mga anak na sina Sheila at Ami. Kasama ko silang nakikinig sa'yo ngayon, Warrior Angel. Uy, maraming maraming salamat po sa inyo at maraming maraming salamat muli. Buena mga ka-angel! Narito na po ang ipapang detalye ng mga balita. Bago pa mangyari ang pagsabog sa Davao City Night Market, ay may binubo ng deklarasyon ng Malacañang para sa state of lawlessness. Ito ang sinabi ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Ayon kay Panelo, may apat na dahilan kung bakit nagbubuo na sila ng nasabing deklarasyon. Tinukoy nito ang anti-illegal campaign, ang kriminalidad, terorismo at ang Abu Sayyaf Group. Binigyang katwiran pa ni Panelo kung bakit ginawang nationwide ang nasabing deklarasyon. At iginit niya na hindi lamang sa Mindanao o sa Metro Manila may banta ang Abu Sayyaf Group, kundi maging sa ibang lungsod at ibang lugar sa bansa. In the morning, tiniyak ng Commission on Human Rights o CHR na kanilang imomonitor ang implementasyon ng indineklarang state of lawlessness ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni CHR Chairperson Chito Gascon na sa panahon ng krisis o terrorist attack, binibigyang kalayaan ang ehekutibo o pangmaybalik ang law and order at para siguraduhin ligtas ang mga sibilyan. Gayunman, bagamat nasa state ng ilalim ng state of lawlessness ang bansa, iginiit ni Gascon na kanila pa ring irerespeto ang mga karapatan ng mga tao at hindi dapat suspindihin. Ipinaalala ng pinuno ng CHR na sa konstitusyon ay may mga mekanismo upang maiwasan ang anumang pang-aabuso na lumutang gaya ng pag-akyat sa korte at kakayahan ng Kongreso na talakayin ito. At anya, ang constitutional bodies tulad ng CHR ay magbabantay at idiniklara ni Presidente Duterte ang state of lawlessness makalipas ang karumaldumal na pambobomba sa Davao City noong Biyernes ng gabi. At sa iba pang detalye ng mga balita, nanawagan si Senator Leila De Lima sa publiko na manatiling mapagmatsyag at mapagbantay ngayong isinailalim na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bansa sa state of lawless violence. Ayon sa Senadora, bagamat may kapangyarihan ng Pangulo na magdesisyon sa kung ano ang mabuting hakbang para sa sitwasyon, kailangan pa rin magbantay ng publiko sa gobyerno. Ito anya ay upang hindi ito magresulta sa paglabag o sa paglilimita sa kanilang mga kalayaan at karapatang politikal.
At para naman kay Albay, Representative Edgar Lagman, hindi na kailangan pang gawin ng Pangulo ang ganitong deklarasyon dahil maaari naman niyang gamitin o tawagin ang mga militar sakaling kinakailangan o kaya kailanganin kahit wala ito. Pinawi naman ni Senator Panfilo Lacson ang mga pagkabahala ng marami sa nasabing state of lawless violence na idiniklara ng Pangulo. Ayon kay Lacson, walang sapat na o walang dapat ipag-alala sa deklarasyong ito at para mapawi ang mga kalituhan lalo na sa mga tagapagpatupad ng batas, iminungkahi niyan dapat magkaroon ng malinaw na alituntunin pati na rin sa publiko. At bukod dito, suhisyon rin ni Lacson sa Pangulo na bumili ng high technology equipment para sa pagkalap ng mga intelligence information upang maiwasan ang ganitong sitwasyon. Alas 5:40 na po ang ating oras. Samantala, tuloy ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte patungong Laos ngayong araw ng Lunes, September 5. Ito ay para dumalo sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit na kung saan nakatakda siya magkaroon ng bilateral meeting sa siyam na heads of government kabilang na sina US President Barack Obama at Japan Prime Minister Shinzo Abe. Ayon kay Presidential Communications Secretary Martin Andanar, dahil sa pag-alis ni Pangulong Duterte ay si Executive Secretary Salvador Medjaldia ang itinalagang caretaker ng gobyerno. Sa ASEAN Summit na gaganapin mula September 6 hanggang 8, 2016, inaasahan na mauukat muli ang territorial dispute sa West Philippine Sea. Ilalatag ni Presidente Duterte ang key priorities ng pamahalaan ng Pilipinas kabilang na ang pagiging drug-free ASEAN. Sinabi rin ni Andanar na tuloy din ang pagtungo ng Pangulo sa Indonesia sa September 8 at 9. Kinansela na ni Pangulong Duterte ang nakatakda nitong pagbisita sa Brunei dahil sa naganap na pambobomba sa Davao City noong Biyernes. Tambalan J. Dones at Brenda Dumato sa Balita 990. 5:42 in the morning. At sa iba pang detalye ng mga balita, kinumpirma ng palasyo na kasama si Senator Alan Peter Cayetano sa delegasyon ng Pilipinas na tutungo sa Laos ngayong linggo para sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na sasama si Cayetano sa delegasyon ng Pilipinas bilang chairman ng Senate Foreign Relations Committee. Gagampanan ni Cayetano ang kanyang posisyon sa pagdalo sa mga bilateral at sideline meetings sa ASEAN Summit. Matatandang si Cayetano ang naging running mate ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2016 election at isa sa mga lumaban sa pagiging Senate President. Nakatakdang ganapin ang ASEAN at iba pang mga kaugnay na summit sa 2017 at tatanggapin na ni Duterte ang 2017 chairmanship sa ASEAN ngayong linggo. At ang oras po natin ngayon ay alas 5:43 na po. At dun po sa mga alis ng bahay, abay, mag-ingat po kayo. At palagi pong kinapaalala na maging mapagmatyag. At sa iba pang detalye ng mga balita,
pinagpapaliwanag ng Pilipinas ang China sa nadaragdagang presensya ng mga Chinese vessels sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa South China Sea. Ayon kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, nakita ng isang eroplano ng Philippine Air Force ang apat na barko ng Chinese Coast Guard at dalawang barge-like na mga vessels at dalawang hinihinalang troop ships malapit sa Bahura noong Sabado. Ani Lorenzana, labis na nakababahala ang presensya ng maraming barko ng China sa lugar bukod pa sa kanilang Coast Guard. At dahil dito, tinawag na anya ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pansin ng Chinese ambassador upang hingan ito ng paliwanag. Ibininyag pa ng kalihim na tinangka ng China na magdala ng mga dredging barge sa Scarborough para sana gawin itong artificial island, ngunit napigilan sila ng Estados Unidos. Sakali man anyang may binabalak na ito o may binabalak na itayo ang China sa Scarborough, magdudulot ito ng matinding epekto sa sitwasyon ng seguridad sa lugar. Matatanda ang balak rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kumprontahin ang China kaugnay sa natanggap niyang intelligence report na nagsasagawa ng konstruksyon ang China sa Scarborough Shoal. Bueno mga ka-angel, ito pong muli si Brenda Dumato. At para sa karagdagang mga detalye ng mga balita at bago tayo mag-BRB, tayo muna ay magpapaalala. Ang oras po natin ngayon ay alas 5:46 na po. Ang susunod na programa ay rated Filipino Courage. People who get bullied but never back down. A nation that shows greater strength when faced with bigger foes. Heroes who suffer setbacks, but come back better than ever. A country fighting against all odds and being victorious in the end. This is the story of the Filipino people, best told by the Philippine Daily Inquirer. Get more from the country's number one newspaper with Inquirer Plus digital newsstand. Download now. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si na Manong at Manat. Friends. Office mates. Si Obama. At ang barangay kahanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan.
no? Wala yata akong ano ngayon. Natay ka saglit, ha? So, ayan mga ka-Angel, hindi ko naririnig. So, ayan na. Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon a Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas. Paskong Pasko na. Peace on earth, we dream for the world. Time to love and time to share. We can wish for love in the world. Time to give and time to care. So ayan, alas 5.52 na po at Paskong Pasko na. 111 days na lang. So ayan, kung kayo nag-aantabay, ilang araw na nga lang ba? Ayan po, 111 days na lang. At doon sa nag-aabang ng aming orasan ngayon, alas 5.52 na po ang ating oras. Star will brighten the darkest night to light your way if you believe. Ayan, pasensya na po at usong-uso talaga ang trangkaso ngayon at usong-uso talaga ang ubo. So ayan, ang inyong abang lingkod ay inuubo. At teka muna, si Joel nagpapabati. Teka saglit ha. Good PM po. Pakibati lang po kami ni na Selly Lacson ng Treasury Department ng Malabon City Hall. Araw-araw po kasi kaming naka-tune in sa inyo. Thanks po. Ayan, Joel at si Selly Lacson. Ayan, magandang morning sa inyo at maraming salamat sa pakikinig sa amin dito sa Radio Inquirer. So ayan po mga ka-Angel at sa oras na alas 5.53, narito na ang ating BRB. So ayan, sa segment na ito, hindi lang po pampa-beauty ang tips na aming ibinibigay. Sinishare din po natin ang mahalagang impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakatulong sa inyong buhay. Yan po ay para hindi kayo ma-stress. At gaya ng lagi kong sinasabi mga ka-Angel at mga giliw naming tagapanood at tagapakinig, abay nakakapangit po, nakakapangit talaga ang nai-stress. At ngayong umaga nga matapos magdeklara ng state of lawlessness o state of lawless violence si President Duterte ay inilagay sa mataas na alerto ang mga pulis. At syempre kasama dyan ang paglalagay ng mga checkpoint at choke point. Kasi yung iba nating kababayan, abay, napapraning sa mga checkpoint. At para hindi kayo mapraning, dapat alam nyo ang karapatan at mga bagay na dapat nyong tandaan pag kayo ay naka-encounter ng checkpoint. Una nga po ay yung kailangan ang checkpoint ay nasa maliwanag na lugar at may malaking pangalan na madaling makikita. At kailangan din na unipermado o naka-uniform ang naka-poste o nakabantay sa checkpoint. At kapag nakita ang checkpoint bilang motorista, dapat po ay mag-slow down tayo o kaya bagalan ng takbo, i-dim nyo po yung headlight nyo at i-on nyo yung cabin lights o yung ilaw sa loob ng sasakyan. At huwag bumaba sa sasakyan ha at check-in lamang na nakalock ang inyong pinto dahil visual search lamang ang kanilang gagawin. At huwag pumayag sa physical at body search. Tandaan niyo yan mga ka-Angel.
At hindi rin inuobliga ang motorista na buksan ang kanyang glove compartment o kaya yung trunks at maging ang inyong bag. At higit sa lahat mga ka-angel, maging magalang po tayo sa pagtatanong ng mga pulis at iwasan na maging arugante o kaya mayabang. At yakin din na alam nyo ang inyong karapatan at maging listo kayo, mapagmatsyag at huwag magpanik. Kasi pag kayo'y nagpanik, baka akala ng mga pulis, eh kayo ay lumalaban. O kaya may tinatago kayo. At checkin niyo po na handa ang inyong drive at nahanda po yung inyong driver license at registration sakaling kinakailangan. At ihanda niyo rin po ang inyong cellphone at checkin na alam ang mga emergency numbers na maaring tawagan sakaling kailanganin. At tandaan niyo po, anumang paglabag na inyong makikita sa panig ng mga pulis o sino mang otoridad, mas mabuting i-report niyo po kagad yan. So ayan, mabuti na po yung alam niyo ang inyong karapatan para hindi kayo mabiktima ng pang-aabuso o pagmamalabis ng iba. So ayan mga ka-angel, yan po ang mga tips namin para hindi kayo magpanik. Para alam niyo kung anong gagawin niyo sakaling merong kayong madaanan na checkpoint. Ayan ang ating BRB. At para naman sa ating Tech Me Out. Tech Me Out. Mga latest gadgets, applications at information technology. Alamin ang uso, tutok lang dito sa Tech Me Out. Tech Me Out. At sa ating Tech Me Out, kasunod ng napaulat na kaso ng pagkasunog habang chinacharge at ay pinaparecall na electronic company na Samsung ang mga inilabas nilang mga bagong mobile phone unit ng Galaxy Note 7. Noong nakarang buwan lamang inilunsad ng kumpanya ang bagong upgraded version ng Samsung Note 7 na kung saan sa Australia ito unang naging available. Ayon sa Samsung, kailangan nila magsagawa ng investigasyon at inspection sa sinasabing problema sa baterya. Tatapusin muna ni Anla nila ang investigasyon bago sila magpasya kung kailan muling ibebenta ang Note 7. Tiniyak naman ng Samsung na papalitan nila ang lahat ng naibenta ng unit ng Galaxy Note 7. At base sa ulat, umabot sa mahigit sa 30 ang kaso ng pagkasunog ng nasabing mobile phone. At bago ay anunsyo ang global recall, nauna nang itinigil ang pagbebenta ng unit sa Australia. At sa iba pa nating Tech Me Out. Kung napansin nyo mga ka-angel, nung Sabado naging aktibo ang safety check took ng sikat na social networking site na Facebook. Yan ay matapos ang pagsabog sa night market sa Davao City. Sa pamamagitan ng nasabing tool, binibigyan ng pagkakataon ng Facebook ang mga FB users sa Davao City at iba pang lugar na ipaalam sa kanilang mga kaibigan at kaanak na sila ay ligtas. Maari ring tumulong ang FB user na sabihin na ligtas ang kanilang mga kaibigan sakalit wala itong FB account. At kapag naka-online, madedetect ng FB ang inyong lokasyon o kinaroroonan at kung saan ka nag-i-internet. Ang nasabing tool ay unang ginamit noong 2011 earthquake at tsunami sa Japan na kung saan nasa mahigit 12 milyon na katao ang naapektuhan. So ayan, alas 6:01 na po ang ating oras, Philippine Standard Time. At tayo na po ay hudyat na po ng ating pamamaalam.
So ayan, natapos na naman ang isang oras. Samahan kami bukas alas 5 hanggang alas 6 pa rin ng umaga dito sa Balita 990. Maraming salamat sa mga kasama natin sa araw-araw sa Technical Department at sa Digital, si Roy Apule at ganun din po si Raul Cusare. Ay Raul, magandang morning sa'yo! So ayan, sa production naman si KB Junsuna Enlie at si Rose Cabrales at ang ating desk supervisor naman na si Donna Dominguez Cargulio at sa newsroom si Jimmy Tamayo. Para po yan sa bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. At sa ngalan ni Jay Dones, ito pong muli si Brenda Dumato. At susunod na ang banner story with Jake Madirazo and Direk Arlene de la Cruz. At magandang morning daw, nakikinig ngayon at nanonood sa atin si Apolinario. Magandang morning sa'yo. At ang oras po natin ngayon ay alas 6:02 na po. 9 to 10:30 Monday to Friday. Hindi ang dapat daw diyan sa ano, ang dapat daw diyan sa Bilibid.